Okay guys, ngayon, meron akong hawak ko ngayon, yung aming Caribbean. Ay, mali. Hi guys, ako nga pala si Boo, and welcome back to my channel. At kung bago ka pala sa channel ko, ano na, subscribe na! Click mo na yung subscribe button na yan, para maging updated ka sa aking mga videos. Click mo na yung notification bell sa baba. Huh? Now guys, yes, we're going to do another review, but this time, hindi na siya milk tea. Isa na siyang bag! Ito yung gagamitin namin sa aming mga susunod na travels. And ready na ba kayo sa ating bag review? Tada! Hawak ko ngayon ang aming bagong bag na gagamitin namin sa mga susunod na travels namin. Ang brand niya is Caribbee. Ito pala ang Caribbee, isa sa mga sikat na brands sa Australia. And mas known sila sa paggagawa ng mga travel bag. So combination of traveling bags or trolley bags with backpack, ganun. Isa na to sa mga backpack na meron sila. Ang tawag sa kanya ay Fast Track 45. Ito ay isang 45 liter bag with a dimension of 36 by 30. Ang size niya, medyo malaki lang doon sa mga regular bags na ginagamit niyo pang araw-araw. Pero parang kasing size na siya ng mga pang mountaineering bags. Ito pala ay nabili namin sa isang travel sale sa Mega Mall. Nag-ikot-ikot kami hoping na makabili kami ng murang ticket. Unfortunately, hindi kami nakakuha ng murang ticket. But doon sa pag-ikot-ikot namin, na love at first sight kami dito sa bag na to. At first, parang namamahalan kami doon sa price ng bag. Nagdalawang isip kami, so pumunta muna kami sa department store to check how much yung mga bag na kagaya nito. And to our surprise, medyo mahal talaga yung mga ganitong klaseng bag. Kasi hindi lang siya travel bag. Isa din siyang backpack, so naka-convert siya. Nung nalaman namin na talagang mahal yung ganitong bag, chineck din namin sa online yung price niya. So it range around $209 or around 10,600 in peso. Luckily, nakuha namin siya sa halaga 3,499 pesos only. And salamat nga pala kay Gian, siya yung aming financer para makabili nito. Shout out to Gian! So ayun yung side story kung paano namin nabili yung bag na ito. Now, let's start na sa pag-review ng ating bag. Una, ang kulay niya is navy blue. Bakit ba navy blue? Actually, meron siyang dalawang kulay. Hindi namin kinuha yung black kasi thinking na kapag nasa airport ka, most of the bags, kulay black na. For a person na maghihintay ka ng luggage mo, pwedeng ma-overlook mo yung kulay kasi puro black. But this one, stand out yung kulay niya. And at the same time, maganda yung color combination, blue and yellow. So ito yung pinili namin kasi. Ayan. Kung mapapansin mo, wala siyang masyadong design sa labas. Very sleek at saka minimalist yung design niya or yung pagkakagawa niya. And even yung zipper, parang invisible siya. Hindi mo siya basta-basta makikita. Sa harap, makikita mo yung logo. Ayan. Kita-kita yung logo niyan. Napansin ko, yung zipper niya may naka-attach na yellow sa dulo niya. I think the purpose of this is para hindi ka mahirapan hanapin yung mismong zipper. Kasi kung titingnan mo yung zipper niya at saka yung kulay ng bag, magkasing kulay. So kung wala siya nitong yellow na to, medyo mahirapan ka hanapin yung zipper sa pagbubukas mo. Plus, ang maganda rin dito sa zipper na to is meron siyang lock. So for security, pwede mo siyang lagyan ng maliit na padlock para hindi siya basta-basta mabubuksan. Ngayon, titingnan naman natin yung mga gilid niya. Ito yung isang gilid niya. As you can see, wala kang masyadong design dito. Wala kang masyadong makikita. Aside from the model, FT45. So, and then, at the back, plain lang siya na may zipper. So, dito makikita mo parang meron siyang storage talaga. Pero later on, i-reveal natin kung anong meron dyan. Itong likod lang mismo, yung cover niya. Maganda yung design niya. And then, sa other side naman, makikita mo, meron siyang bag handle dito. And as you can see, nakatahi yung handle niyan all the way hanggang doon sa kabilang side. So paikot siya. Paikot siyang nakatahi doon sa mismong bag. So it means na matibay talaga yung itong handle na to. Maganda siya kapag ayaw mo nang hilahin yung bag mo, pwede mo siyang hawakan dito. And at the same time, kapag ilalagay mo siya sa overhead storage, like for example, pag ganun siya, pag ganun mo siya ilalagay, pag kukunin mo siya, hihilahin mo lang dito sa handle na to, and then madali mo siyang makukuha.
Also, same goes with the top handle. Ayan. Additional pa is meron siyang foam sa bolt handle. Kung mabigat yung laman ng bag mo, hindi masyado masakit sa kamay. This is a good feature of this bag for me. And then, so, tapos na tayo dito sa another side. Ngayon, pupunta naman tayo sa ilalim. Ito yung ilalim na portion niya. Titingnan mo siya. Ayan, solid yung ilalim niya. So, malalaman mo na secure talaga yung gamit mo. And then, so, yung gulong niya, parang silicone. Kagaya nung sa mga roller blades nung kabataan natin. Gantong-ganto yung itsura nung nagkaroon ako roller blade. Ito yung gulong niya. And then, pag inikot mo siya, makikita mo, hindi siya wiggle-wiggle. Mukha siyang heavy duty, matibay. I think it's really made for trolley. Based din sa sabi ng salesman, pag nasira siya, definitely pwede natin siyang palitan. It's replaceable. Meron lang siyang tornillo dito. And then, meron siyang bearing. Kapalitan mo lang yung mismong gulong. And then, makabit mo. That's it. Di ba? Yeah. And then, another feature sa ilalim, meron siyang yung mount niya or yung stand niya, which is ito. Ayan. Meron siyang design dito na pwede mong hawakan kapag hihilahin mo siya from storage. So, tapos na tayo sa face, sa gilid at saka sa ilalim, na pupunta naman tayo doon sa itaas. Okay. Ito yung makikita mo sa itaas. So, pinindot mo yung push button na yan. Ayan. Magki-click at lalabas na yung pinaka-handle niya for the trolley. Mahaba yung handle niya kasi designed to be used as a trolley handle. And then makikita mo maganda yung design or kulay niya. It's like egg yolk yellow tapos metallic siya. And then gusto ko din yung design nung handle niya. It's sleek, lakas makamayaman. And then dito makikita mo yung logo or yung brand nung bag. Now yung pinaka-handle mismo, it's made of rubber. So yung ditong part, ito, plastic siya. Kung hahatakin mo yung bag, for sure, hindi siya mag-i-slip sa kamay mo kasi nga, rubber siya. Mahabang ito na nagkukonnect sa bag at saka sa handle is made of aluminum. So, makikita mo, matibay talaga. Yung kulay niya, maganda. However, I'm not sure kung gaano katagal yung ititibay nung kulay niya. Hopefully, tumagal yung kulay niya kasi usually, pagka ganito, pag baklas kabit. Mag-fade yung kulay. Pag gusto mo siyang gawing backpack or handbag or carry-on bag, ipupush mo lang siya dito, tapos makakaninig ka ng click. It means secure na siya. So now, ipapakita ko sa inyo kung paano siya magiging backpack. Pupuksan nyo lang siya. Ito talaga yung compartment ng backpack strap. Yan. Yan, diba? Ang ganda. Ganda rin ng color combination niya. Kulay itim at saka kulay blue. Makikita mo dito, meron pa siyang dalawang nakakabit sa mismong strap ng bag. So, another strap. I think the purpose of this is para ma-distribute yung weight ng bag. Kasi normally, kapag binubuhat mo yung bag, doon sa mismong strap niya, diyan laging nasisira yung or natatastas yung tahe ng bag. But this time, dinistribute nila yung weight doon sa isa pa. The second layer doon. Kaya mas hindi siya prone na masira. And then so dito naman sa mismong strap ng bag, hindi siya ganung kakapal, pero it's enough para ma-support yung bag. At saka at the same time, meron siyang malambot na feel, may foam siya sa loob para hindi ka masaktan dito. Yung balikat mo. Kung mapapansin nyo, meron siyang cushion dito, dalawa. Actually, dito sa gitna medyo manipis na, pero dito sa dalawang gilid, makikita nyo makapal. Yun naman, importante sa atin na maganda yung support natin sa likod. Kasi pag masyadong matigas, of course, di ba, hindi ka komportable. And I think this is enough para i-support yung ating back. Meron siyang caution din dito sa baba. Yeah. To protect our lower back. Para lahat na protected, which I think that is good quality ng isang bag, lalo na kapag backpack. Now, aside from this cushion, you're wondering, ano mangyayari dito? Nakalawit lang ba siya? Siyempre, hindi siya nakalawit. So, dito sa ilalim, meron din siyang velcro. Pasok mo lang siya dyan. And ayan na. So, dahil inilagay mo na yung cover dito, nagkaroon patuloy siya ng added na protection sa lower back natin, which is good. Kung hindi niyo naman gusto na mag-backpack, pwede niyo naman siyang ibalik. Okay.
Pag naibalik mo siya, itong compartment to, since hiwalay siya dun sa main compartment, pwede mo siya lalagyan ng kung ano-ano. Now, ito na. Punta na tayo sa mga compartments niya. Let's start with the main compartment. Meron pala siyang tatlong compartments dito. Main compartment, may secondary, at saka may tinatawag silang pocket organizer. Pupunta muna tayo sa main compartment. Buksan natin siya. Ayan. Ito yung laman ng main compartment. As you can see, meron tayong dalawang compression strap. Ito yung gagamitin natin to secure yung gamit natin. And para sa akin, spacious yung compartment niya. And I think kung mag-out of town kayo, kaya nito yung gamit or damit ng pang dalawang tao. So kung partner kayo, isang bag na lang, di ba? Pockets, dalawa, pwede nyo din siyang gawin or lagyan ng mga other gamit nyo. Pwede din toiletries, underwear, or kung travel abroad, lagyan nyo ng documents nyo. So ayan. And then, meron din siya dito sa side na to, yung mesh. Pwede nyo din siyang lagyan ng mga document. I don't recommend na ilagay niyo yung laptop niyo dito. Pero kung hindi naman kayo yung harabas na magta-travel, I think you can still use this to put your laptop. Ayan, ito yung ating main compartment. Ito yung pinakamalaki. So pupunta na tayo sa ating second compartment. So sara muna natin yung main compartment. So ito na nga pala yung ating secondary compartment. And dito, nakalagay din yung ating product information. And then, nabasa ko dito na kapag binili mo siya, meron siyang 3 years warranty. Pero since siguro nabili namin siya ng sale dun sa seller, 1 year warranty lang yung nakuha namin. And then, pag within 1 year, pwede namin siyang papalitan. Brand new. Okay? So, tabi ko muna to. Actually, yun yung nagustuhan din namin kaya binili namin. Kasi may warranty palit bago. Now, ito yung loob ng secondary compartment. As you can see, malawak pa rin. And then, expandable siya dito. I think pwede mo rin siyang ligyan na yung sapat. Meron din siya dito pocket. Ayan. Then, at the same time, meron siyang lalagyan ng pen. So, meron din siyang mga maliliit na pockets dito. So, that is our secondary compartment. And then, lastly will be the pocket organizer. Pag binuksan mo siya, hindi mo siya mabubukas lahat. Pero, kung titingnan mo, malalim. Hanggang doon yung ano, pwede mong lagyan. So right now, I think ang pwede mong mailagay dito is yung mga bagay na lagi mong ginagamit para easy access lang siya. And nga pala, isa din sa napansin namin, dito sa harap ng part, meron siyang pressure strap. Para i-hold niya yung mga gamit mo sa loob. Pero ang ginawa nila by design is pinasok nila doon sa ilalim. I think that's part of the design para maging sleek yung design niya. Ayan. Na-compress niya na yung gamit mo and at the same time na maintain niya yung design ng bag. So I think that's a good idea na ginawa nila. So, ito na ang ating kabuuan ng bag. I would highly recommend this bag para sa mga tao na konti lang magdala ng gamit pag magta-travel. Hopefully, tumagal tong bag na to sa amin and sana maraming travel pa ang pagsamahan namin ng bag na ito. Kung meron kayong suggestion na gusto nyong i-review ko, please comment down below. And if you like this video, don't forget to click on the like. And share nyo na rin sa friends and families nyo na balak pumili ng travel bag. Abangan nyo nga pala yung aming next vlog regarding what's in my travel bag. Diba? So, lalagyan namin to ng laman at ipapakita namin sa inyo kung gaano karaming damit ang pwede namin ilagay dito sa bag na ito. And don't forget to add me on your Facebook and Instagram account. So hopefully, nag-enjoy kayo sa aking video review ng bag na ito. Alright, see you on my next video. Bye!